Mas pagdating pa ang ating umaga mga ka-RSP, kasama at makausap naman natin ngayon ang nagagandahang mga Noble Queen 2022 title holders. Kaya naman, wag na po natin patagalin pang Larizol. Welcome Miss Patricia Vier, International Director of Noble Queen of the Universe, at Sherilyn Shirata, Noble Queen Earth 2022. Hi! Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Welcome back, Patricia. Yes, good morning sa lahat po ng mga viewers that we're very blessed that we're here. Thank you. Hi. So let's start with Miss Patricia. Can you tell us more about Miss Noble Queens? Ano ba yung objective ng pageant na to? Ang Noble Queen kasi, this is an advocacy pageant. So, kailangan ninonominate ang mga sumasali dito. At ito ay binibigyan ng talagang kahalagahan ang ating mga kababaihan all over the world. Women empowerment? Yes, women empowerment talaga siya. At saka, ano siya, it's an international pageant. Okay. And before we go forward with the Noble Queen, just want to congratulate, of course, Miss Patricia, because after winning the Mrs. Universe 2019, you also became Noble Queen in 2020, and also became, now you're the ambassador of the ocean, because you have this wonderful pageant, the Miss Aqua Queen, right? But before we proceed with Miss Aqua Queen, let's go first sa Noble Queen. Kasi kasama natin ngayon ang nanalo na sa 2022 Noble Queen Earth, Miss Sherilyn. So, paano ba yung naging screening process para doon sa kanila? Or sa candidates natin doon? Kagaya ng sinabi ko, kailangan ni-nominate talaga yung mga ano natin, delegates, yun ang tawag namin doon. So, with Miss Sherilyn talaga, meron siyang group of friends niya na nag-nominate sa kanya. Oh. So, siya ang nag-represent ng Luzon. Okay. Kasi ang ating Noble Queen is Luzon, Visayas, Mindanao. Binibigyan natin ng talaga ng karapatan na magkaroon ng mga representative ang bawat ano natin. So ngayon, yung kay Sherilyn, lumaban siya sa Tokyo, Japan. Okay. Wow. Last January. Last December. December. 29. Okay. So how was your experience so far and how do you feel? At yan, narating mo na ang titulo na yan, Miss Sherilyn. Of course, I'm happy. Kasi isa na akong Noble Queen of Earth. Uh-huh. At saka, siyempre, mas maipagpapatuloy ko yung advocacy ko with my queens. And of course, with what Ms. Patricia said a while ago, dapat may mga advocacy sila, may mga qualifications din na sinusunod. So, what is your advocacy? Would you like to tell us kung ano ba yung mga plans mo rin after this? Yeah, my advocacy is to help young dreamer, mga kabataan, para hindi sila maligaw ng landas. And of course, women empowerment. Alright. Like me as a single mother. Okay. Siya kasi with her, talagang nung lumaban siya, talagang lahat ng requirements ay naipasa niya talaga. Ang kanyang advocacy na natuwa talaga yung aming board members na talagang may mga ganito palang mga single women dito sa atin na single na with single mother na talagang tinataguyod yung pamilya niya at the same time, tumutulong sa community. Okay. And talagang yung Noble Queen kasi, makikita niyo po yung ano namin, 40% po, meron din naman kami mga national costume, meron din naman, wala lang kami swimsuit. Yung mga usual pageant More on sportswear. Okay. Yun ang aming ano. And Q&A. Then, Q&A. Yeah, bali yung Q&A namin ay kailangan nilang mag-send ng 3 minutes na video about dun sa kanilang sarili at about dun sa advocacy nila. Okay. And aside from the Noble Queen pageant, also, you are the ambassador of the ocean because we have this Miss Aqua Queen. Tell us more about this. Yes, this is very exciting. If I'm not mistaken, this is the first underwater pageant. Wow! At dito to nangyari sa Pilipinas, sa Bohol. So ito namang Aqua Queen is a project of Noble Queen. Dahil po kami, ang Noble Queen ay naka-collaboration with DNR po, na talagang gusto naming tumulong sa ating environment. Okay. So ang ating mga delegates dito ay talagang mga free divers po. At sila po ay talagang hindi lang umaawra sa ilalim ng lupa,
sila po ay namumulot ng mga basura sa ilalim ng lupa. Ilalim ng dagat. Ayan. So maganda to, no? Itong ginagawa nila, Feed This Initiative, na meron sila mga beauty pageant for a cause, and at least recognizing itong mga kababaihan na hindi usually na diba? Nakikita. Sumisisid ka? Yes. O pwede ka pa sa sumisisid siya. Dyan, sa akong queen. Maso ginis ka rin doon sa karagatan. Anyway, do you have any upcoming projects in the future, Miss Patricia, that you would like to promote? Yes, syempre, ang aming Noble Queen, yung mga gustong mag-nominate sa kanilang mga misses o sa mga women out there na gustong sumali sa aming advocacy, we're already open. And at the same time, kami together with Miss ating Noble Queen Earth, dahil nga siya ang Earth, so mas focus siya muna ngayon sa ating environment. Yes. And then, yun, mamumulat ng mga basura. Ikaw, syempre, of course, events? You won. Upcoming events natin, Queen, parang... Yeah, we're going to Taiwan on this coming February 17, 18, 19. Meron kaming charity work. Wow, nice. At headed by Miss, yung isa naming Noble Queen na si... International Lyra. Yan. Okay. And congratulations again, Miss Sherilyn. And of course, thank you. Congratulations, Miss Patricia. Yes, thank you again. Of course, thank you, Doc Rob, for always supporting us. Hi, Doc Rob. I'm sure marami sa ating mga ka-RSP dyan ang na-curious about sa Noble Queen pageant. At syempre, maraming salamat sa ating Miss Noble Queen winners, Patricia Vier and Sherilyn Sherata. Again, maraming salamat. Congratulations and stay safe. Thank you.